na-detect dito, hindi sa Pilipinas. 5:40. 6:30 naman. 6:15. 6:50? 10 minutes to 7? No. Ang talagang 5:15. Ay, 6:30. Kailangan na doon ng 6:15 kung kuwan. Pero 6:30. Doon sa may emergency. Sa parking kuwan tayo paparada. Saan? Parking G. Sa parking 2. Sa may emergency. Doon yata yun siya pinuntahan mo doon nung una. No, naka-surgery ako? Ay. X-ray ba yan? Doon tayo na nagpunta noon eh. Doon nasa may emergency. Matatanong naman doon yan. Di ba nagkaroon ako ng procedure doon? Sa emergency? Oo, yun sa, yun sa tiyan. Mayroon procedure na emergency ka. Ano pagkain mo after surgery? Wala naman ba? Wala. Kapatid niya, nagbenta pa ng lupa sa binila na ng house and lot nila. Nagpatayo siya ng bahay doon. Sabi na nga, nagbenta pa ng lupa eh. 1.5 para sa maintenance. Mga bypass na yun, may maintenance. Sa atin kasi hanggang hindi nagpapagamot eh. Bypass, sabi niya biniyak yung puso ng sa dibdib ng asawa ko. 3 million, last month lang, sabi. Sa edad na ito, 70, ano lang sakit talaga lalabas. Sakit na ng bahay niya. Okay. Wala, nag-mower ako kahapon. Bakit? Eh, 4 weeks na hindi pwede mag-mower. Hindi, papamower. Bago tayo manis. Lagang rest ka lang. Dapat pala na nagluto ako ng saging. sabi niya. Si Uncle Ron din pala na ganyan na rin. Bypass. Ay, pacemaker sabi. Hindi ko kakualam. Hindi pala bumubulay sa bulay yun? Oo. Para talaga sa ano yun, surgery. Eh, nagsabon muna ako. Nakakagawin yung huli. Kasi sinabi, buwasa. Buwasa yung leg at ang tapos yung pahid yun ng mga 30 seconds. Pero, oh. Sabi ko, hindi komportable yun. Nagsabon muna ako, tsaka ako inulit. Inagalan mo yung ano, gamot. Dati naman, wala nang ganun. Ngayon na lang para mabili mga sabon-sabon. Matagal na yun. Bakit nung yung gallbladder ko tsaka yung itong sa balikat ko, wala. Baka na opera na ko, kailangan ko magano yung ganun. O yung sa tenga mo, di ba? Oo. Sa tenga mo lang. Commercial din yun. Wala? Commercial. Business. May arkuhol naman papahid. Lalagyan naman ng pamanid. Arkuhulan. Lalagyan ng bertayolet na pula. Yung parang pula papahid sa pagitan ng kwal. Ilang beses mo ginanon? Dalang beses? Oo. Lagay daw sa face towel. Washcloth. Mahirap ako kasama yung ama, silang mag-ama. Alam sa kanak din. Sa ilalim na. Tapos
Mamaya doon ako magpa-park. Saan? Parking G. Oh, yan. Ayun siya po pa. Dito nakalagay. Ayun, yung G. Emergency yan. Ito, ito. Resebo. No longer needed. No longer needed. Sa pito, pito. Ayan, pito. Yes, kaliwa. Oh, baka ilaw pa. Ano kami sa Balimas. UW. Including bottom, top, underwear, everything, and then this gown open in the back. So you just put that, put this on this way, okay? Okay. Open in the back. Have a pair of socks that you can hang, and also put them in here too, okay? And I will get a blanket and be right back, okay? Thank you. You're welcome. Madamit mo dyan mo ilalagay. GPS eh. Yan mo yung GPS na one way. Hindi naman yan na doon, nurse, di ba? Diba? Diba yung nagpaliwanag? Sa kwan yun eh. Doon sa jeep, doon sa kwan yun eh, sa heart monitor, sa monitor yun eh. Ayan, dito, dinala na ako sa operating room, 8 o'clock. Ayan ang gagawin sa akin. Lalagyan tayo ng pacemaker dito sa ating itaas ng balikat natin dito sa may bandang kaliwa. Diyan nila, ayun, yung kung ano yun, doon nila ipapasok yung pacemaker na may dalawang wire. Yung isa sa bandang itaas, yung isa sa bandang ibaba. Ganon yung pagkakabit nila ng pacemaker. Meron namang wireless din, sa hita naman pinadadaan. Pero yung sa akin, ayan, x-ray ko na yung actual. Ayan sa bandang kanan, eto. Tapos na kami sa boundary. Pagpunta na airport, ganyan. Pero nung umuwi kami, alas 12:30 okay naman. Tagal din, ha? 8 pagkaraan ng... Ah, matagal rin recover. Ano, 1 week. Pinabalik kami sa hospital para yung sa ultrasound. Pero ayaw, after 1 week, yung mga bruises, sabi nila, mga 2 to 3 weeks, maalis na yan. Ito yung sa ultrasound. Ang fountain nila, oh.
ultrasound ko ngayon pagkatapos ng pacemaker. Check up. Ultrasound, eh. Hindi na palyado yung aking puso. Eh, bago karburador ko. Yan na kami. Tapos na kami.